Kaya kung nanonood ka palagi sa problema, wala kang ibang makikita kundi problema. At ang masakit nun, kadugtunan yung result eh. Yun na nga magiging result mo. Lahat naman ng tao, 24 ang oras eh. Pero bakit na yung mga tao na bilyonaryo, yung mga tao na milyonaryo, yung mga tao na hindi makabayad ng kuryente? Bakit? Dahil yun sa perspective nila sa oras. Ang oras mo, hindi mo yun dapat binibenta. Dapat ang oras, binibili mo. Para magkaroon ka ng mas maraming oras. Kung maiintindihan mo yung placebo, kung ano yung iniisip mo, yun din ang nangyayari sa katawan mo. Ibig mo sabihin, yung placebo na tinutukoy ni Dr. Joe Dispenza, yung katawan natin may natural na placebo. Tama. Kasi mas malaki yung isip at mas malakas. Hindi lang basta malaki, mas malakas dapat yung isip mo kaysa sa katawan. Kaya pag ang katawan natin o yung isip mo, more on spiritual, more on energy ka mag-isip. Para magamot mo yung matter o mabago mo yung matter, nag-uumpisa yun sa wave. Kailangan sa itong energy. Oo. Mas mataas na energy para ma-alter mo yung matter. Andito na naman tayo mga ka-brothers. Kumusta kayo dyan? Kumusta ang isang linggo natin? Oo. Grabe. Mahaba yung ano eh, yung last post natin, wabot yun ng 5 eh, part 5. Oh, kaya ito, siguro, may pa-publish ko na to ilang linggo na. Lumabas na ba yung ano? Nakita ko lang naka, ano yun eh, naka... Schedule. Scheduled eh. Anong may, mamaya ba yun? Oo. Hindi, ngayon yun. Nagpi-play na ngayon, alas 7 na eh. Pero hindi yun naka-premiere. Ah, hindi naka-premiere. Oo. Schedule ko na lang yun. Grabe. Kumusta yung linggo nyo? Siguro naman, ano yan, naging productive yan. Kasi yun naman talaga dapat yung ano natin eh, pinaka-goal natin, maging productive tayo, kahit maliliit na hakbang lang yan eh. Kasi nung una, nung nag-YouTube pa lang tayo, parang ang perspective ko nun sa ano, sa success, kailangan ano eh, mas mabilis ka, mas malayo agad yung nararating mo, yun yung ano, yun yung success. Yun ang tingin mo dati. Yun ang pagkakaintindi ko sa success eh. Yung kahit ilang, mga linggo lang, ma-reach mo na kaagad yung ano gusto mo. Limbawa, yung success kasi sa mga YouTuber, yung ma-monetize eh. Lalo na yung mga baguhan na hindi pa na-monetize. Yun ang pinaka-goal nila, yung unang-una. Magkaroon ng 1,000 subscriber, magkaroon ng 4,000 na watch hours. Gusto nila sa mas mabilis na sa mas paraan. Mabilis na paraan. Kaya di ba, nakipag-sub-sub nga tayo. Kasi doon tayo na program eh. Oo. Di ba? Pero kung maiintindihan natin mabuti pala talaga, ano? Iba yung ano, iba yung para kang nagtatanim ng puno talaga. Na kahit paunti-unti, araw-araw dinidiligan mo, paunti-unti. Hindi mo nakikita yung ano, yung resulta eh. Hindi. Hindi mo basta-basta agad nakikita yung resulta. Kaya itong panonorin natin ngayon. Oo nga, ano ba yung panonorin natin? Wala akong idea eh. Result. Oh, result? Oh, kasi yung mga result natin na nakukuha natin ngayon, kagaya nga ng sabi mo, lahat ng mga ginagawa natin, merong result. Mm-mm. Yung pinanood nating huli na tungkol sa programming, kung ano kasi ang pagkakaprogram sa atin, yun ang nagiging result natin. Tama, oo. Kung ano yung pirinogram sa atin ng mga magulang natin, ng mga nasa kapaligiran natin, mm-mm, yun ang nagiging result natin, yun ang nagiging perspective natin. Konektado ba yung ano? Konektado ba yung bukod sa pirinogram tayo, tapos yung ginugusto nating i-consume habang naka-program tayo, tayo rin ba yung may gusto nung, kahit tayo kagustuhan, di ba natin i-consume yung ganun bagay? O dahil na-program lang tayo? Dito, malalaman natin yun. Maganda yun. Maganda yung tanong mo yun. Masasagot yan dito sa video na to. Yun? Kung gusto mo yung ginagawa mo, o baka yung ginagawa mo, hindi talaga ikaw may gusto, baka meron lang naglagay sa'yo nun. Yun nga yung lagi kong iniisip nung mga nakaraang panahon eh. Yan, dito masasagot yan. Eh, sino ba bisita natin ngayon? Siyempre, si Bob Proctor pa rin. Ay, siya lang, pa rin. Matanda na siya rito. Oo, veterano na ito. Kung meron ka man pakikinggan talaga about sa development ng personality mo. Yung may result kagaya nito ni Bob Proctor. Yun, oo. At siyempre, bago pala tayo magpatuloy, ano, gusto ko munang pasalamatan at i-shoutout si Miss Mary Ann Irabon. Yan, sa napakagandang ano, sponsored niyang t-shirt. Ayan, salamat Miss Mary Ann, bumagay sa akin. Siya yung taga Hong Kong na ano, na nakauwi na siya ng Pilipinas eh. Yan. Salamat Miss Marian. Actually matagal na nang binigay ito, siguro may 1 year mahigit na. Ngayon ko lang nasuot kasi ngayon lang ako nagkalkal ng mga gamit na binigay ng mga dating kaibigan ko sa YouTube. Ang dami rin pala. Ayan, may mga yung galing Korea na mga binigay, hindi ko pa. Kanina ko lang nakita at sinuot, subukan ko isuot. Yun.
bumagay naman sa akin, kaya maraming maraming salamat po sa mga kaibigan natin dyan mula noon hanggang ngayon na nakasupport. And shout out po sa inyong lahat. Ano, simulan na natin. Sige, simulan na yan. Oh, sige. If you had asked me 60 years ago what a paradigm was, I certainly couldn't have told you. In fact, if you had asked me 50 years ago, I couldn't have told you. Paradigm is it's sort of a relatively new word in the mind of the general public. And a lot of people wouldn't even know what it is. But a paradigm is a very important idea, and it stops us from living the life that we really want to live in more cases than not. So if you'll throw that slide up now, Scott, and look here for a moment. There is a man that played an enormous role in my life. And you can take that down and we'll throw it back up in a few minutes, Scott. 60 years ago, I had a gentleman sit down with me, not this one, you can take that down, Scott, please. And his name was Ray Stanford. And he gave me this book. 60 years ago, siguro mga 30 pa lang siya noon. Ano? Baka wala pa. Wala pa. 25, sabi niya. 25? 85 pa lang pala siya dito. Oo. Grabe, 60 years ago. Tagal na noon. And he said, Bob, if you will do exactly what I tell you, you can have anything you want. Now, I would imagine that there's someone in our audience right now that maybe in about the same spot I was in when he sat down with me. I had 2 months high school formal education. I had virtually no business experience. I worked in factories. I'd been in the Navy, working at dead-end jobs that weren't going anywhere. And I was 26 years old, but I was in a bad spot. And he sat down with me and he said, you know, Bob, he said, you can live whatever way you want. And he said, you can do the things you want. Well, he asked me if I've ever read anything, and I said, no, I didn't read. Now, today, I've got a beautiful library here in the studio. I have another one in my home. But he introduced me to this book. Now, you'll see I've got elastics around it because the book is literally... Ibig sabihin yung hawak niyan, libro na yung matanda pa sa atin yan. Oh, 60 years na yan. Yung original na binabasa-basa niya. Punit-punit na nga daw yan. Nirepublish kaya yan? Yung libro na yan? Alin? Yung hawak niyang libro na yan, nirepublish kaya yan? Yun, hindi, da, meron yan. May mga kopya niyan. Ah, may kopya niyan. Yan. Literally falling apart. And up until that time, if I told you I'd do something, the odds are pretty good I wouldn't do it. I had never kept my word on anything. I mean, I was just, I was a lost soul. But he said to me, he said, if you'll read this every day, do exactly what I tell you and you have anything you want. Well, it's like I said, I didn't believe that. Then how could I believe it? You could have anything you want. I was earning $4,000 a year and I owed six. I was in bad shape. I was a lost individual. And so, I don't know why, but I decided to do exactly what he told me. Now, I'm going to tell you, if you will do exactly what I tell you this week, I guarantee a year from now, you're going to need a telescope to look back and see where you were right now. That's how much your life can change. And I don't even care how well you're doing. Because I've gone into some of the largest companies in the world and watched their sales go up by hundreds of millions of dollars when I teach them what we're going to just take a look at this week. Naniniwala ako dyan kay sa sinasabi ni Bob Proctor kasi nung makilala natin to, sobrang daming idea na pumapasok sa atin. You know? Di ba sabi niya nga dyan eh, yung attitude niya tsaka yung pag-uugali niya talaga napakalayo. Layo nung sa ngayon. Kasi nung makilala niya yung nag-mentor sa kanya 60 years ago, ang ugali niya, tamad siya. Oo. Basta hindi siya marunong. Hindi niya sinusunod yung mga salita na sinasabi niya rin. Oo. Sinabi niya dyan, you know? Hindi siya marunong tumupad sa usapan, oh, yung mga no. Ganun. Basta yung ugali niya, hindi maganda. Oo, sabi, in a bad shape, sabi niya. Oo. Pero dahil dun sa minsang nakausap niya tong mentor niya, na nag-mentor sa kanya, pinayuhan siyang magbasa ng libro. Mm-mm. Sabi niya nga eh, hindi ako nagbabasa ng libro, hindi ako marunong magbasa, yun pa yung kinatwiran niya eh. Pero totoo, nakakapagbasa siya. Parang idinahilan niya lang yun na... Kasi nga, tamad siya. Oo, ayaw niya kasi...
Oo, ayaw niya. Nagdahilan siya. Pero sabi niya dyan, binasa niya pa rin. Tapos, doon, nagbago yung ano niya. Yung takbo ng buhay niya. Kaya interesting din to eh. Sige, tuloy natin. And, you know, as I started to study this, my life started to change. Now, one of the first things I did was one of the first things he told me. He said, I want you to decide exactly what you want. I want you to write it on a card and carry it in your pocket. And that's exactly what I did. And I have a card. I've got it in a little plastic sleeve. And I carry it in my pocket. And what I've got on here is my goal. This is what I'm working towards. And he said, if you'll carry that in your pocket, he said, you're going to end up with it in your life. Now, I wrote on the card, I wanted to have $25,000. That would be probably like you writing, you want $1 billion. I mean, it was just so far out of reach. And he said, just keep reading it. And he said, do you believe it? And I said, no, I don't believe it. But I believed he believed it. And so he said, keep reading it. So I decided I would do that. And I did. Do you know that in a relatively short period of time, I hit the $25,000. And I did it by cleaning floors. You see, he told me, he said, Bob, you got to be prepared to do anything honest to earn money. And he said, once you start earning it, if you study it, you'll learn how to earn money. And when you learn how to earn money, it's a whole different life. And he says, that's what I'm going to teach you. And so I did, and I was earning over $1 million a year. I started cleaning floors and started to clean one office. In less than 5 years, I was cleaning offices in Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, and London, England. And I had done something to my mind. I didn't know what I had done, but man, I was winning in a big way. And I was just throwing the money all over the place because I knew where to get it. And I would go down to the Playboy Club it was on Park Lane, right beside the London Hilton. If you're in London, you'll know where that is. And I'd go in there and I'd play roulette. And I didn't care if I lost. And because I didn't care if I lost, I usually won. Well, one day... Jan, kinikwento niya dyan yung nung mabasa niya yung libro. Ang naging trabaho niya, naglilinis siya ng mga building. Kasi na, oo. Ng floor nga eh, sabi niya pa eh, naglilinis siya ng mga floor. Tapos... So, madaling salita, janitor. Oo. Pero paano siya kumita ng... Dahil nga, ang itinuro sa kanya, magsulat siya sa card. Oo. Eh, ang kinikita niya nung mga panahon na yun sa isang taon, di ba sabi niya, $4,000 per year. Pero may utang siya na $6,000. In short talaga siya. Mm-hmm. May utang pa siyang $2,000. Pero nung makausap niya to si yung mentor niya, nagbasa siya ng libro, nagsulat siya dun sa goal card. Ang sinulat niya, $25,000 kikitain niya. Oo. Sa loob ng 10 taon. Oo. Pero wala pang isang taon, nagulat siya. Kinita niya na yung $25,000. Kinita niya $175,000. Ayaw, grabe. Over a million nga eh, sabi niya dyan eh. Mm-mm. Sa paglilinis ng mga kwarto. Oo. Ngayon, paano niya nagawa yun? Paano kaya? Kinento niya ba dyan? Hindi niya kinento dyan. Pero ang nangyari kasi doon, nag-leverage siya. Dahil nga marunong na siyang kumita ng pera eh. Di ba sabi niya, natuto siyang kumita ng pera. Kaya nung matuto siyang kumita ng pera, doon na lalong lumaki yung ano niya, income niya. Kasi wala naman sa trabaho eh. Kung anong trabaho pwede mong pasuhan, pwede lahat ng trabaho. Oo. Walang magandang trabaho, walang pangit na trabaho. Nasa nagtatrabaho, yun. Kung paano niya tinatrabaho at kung paano niya i-mindset yung trabaho niya. Paano niya gamitin yung leverage na tinatawag. Oo. Yun ang pinakasusi, yung leverage. Natutunan kasi niya yun kung paano kumita ng pera, tapos natuto siya kung paano yung pera niya paramihin. Oo. Kaya yung sabi ni Danco, di ba, yung napanood natin, kapag kaya mong kumita ng... Ano? Isang dolyar? Oo. Piso na lang sa atin, di ba? Ibig sabihin, kaya mong kumita ng 100,000 hanggang 1,000,000. Yun, tama yun. Kailangan mo lang matutunan yung skills paano? Yun, kung paano. Yun. Yun natutunan ni Bob Proctor kasi yun naman ang sinulat niya sa goal card niya. Kaya galing. Sabi niya dyan, sabi ng mentor niya, lahat ng gusto mo, pwede mong makamtan, sabi niya. Mm-mm. Kaya yung tanong mo kanina, gusto ba talaga ng may program yun o walang program yung ginagawa niya? Oo. Kasi hinihimay na dyan yung una niyang intro dyan yung
ang tawag na word doon, paradigm. Noon, nung yung huli nating pinanood, hindi pa binabanggit ni Bob Proctor doon yung paradigm. Kasi wala pa namang ganong word noon eh. Oo. Kaya sabi niya yung paradigm, relatively new word, bagong salita lang. Kaya kung sasabi niya, kung babanggitin mo yan sa akin 50 years ago, 30 years ago, hindi ko alam yan. Oo. Pero yung paradigm na yon na itinuturo nag-exist niya. Na. Nag-exist na yun. Tinuro niya nga nung nakarang video natin. Yun na yung paradigm. Oh. No, nasa subconscious yun yung paradigm. Yung mga program na pinagsama-sama. Mm, yun pala yung sinasabi niyang paradigm. Na nabuo dun sa subconscious mo. Na automatic mo yung ginagawa. Yun ang paradigm. Ngayon, nakikita natin dyan. Kaya dyan, masasagot yung tanong mo na, kung yung ginagawa mo ba, halimbawa yung isang taong may program, oo. Yung ginagawa niya ba, gusto niya ba yun? O dahil gusto yun ang program niya? O, nai-program lang sa kanya. Oo. Yan, masasagot natin yan dyan. Sige, tuloy natin. Exciting to. I thought, I'm being very irresponsible. And I really was. And I thought, how did this happen to me? You see, I didn't even know how it all happened because it happened so fast. And I couldn't even find anybody who could tell me. I had been raised to believe that if you're going to earn a lot of money, you've got to be really smart. I knew I wasn't that smart, but I was earning a lot of money. So I knew that wasn't right. I was raised to believe if you don't go to school, you'll never get a good job. I didn't have a good job. I owned the whole company. I couldn't figure it out. Do you know it took me 9.5 years? Well, 9.5 years later, I met this man that I showed you. His name, Leland Valvandewal. He changed my life completely. He introduced me to a concept I'm going to introduce you to. And when he did that, it was like everything I'd been studying. I'd been studying a lot of information, but I'd study this book. I'd give this book to people and they didn't change. And what he did, he brought everything together for me in a relatively short period of time. Now, yung keyword doon is sabi niya, 'di ba? Kumikita siya ng maraming pera. Mm-mm. Pero kahit kumikita siya ng maraming pera dahil hindi niya alam yung talagang nagpabago sa kanya, naging irresponsible pa rin siya. Nawala din. Nagsusugal siya. Hindi siya nawala. Nagsusugal siya, 'di ba? Pupunta siya sa Playboy, sinabi niya yung Playboy na malapit din yung sugalan na casino. Nagsusugal siya kasi alam niya maraming pera siya tapos babalik naman yung pera na yun. Pero naisip niya minsan na parang irresponsible yung ginagawa ko. Oo. Na kumikita ako ng ganito, but ano talaga yung parang meron siyang hinahanap na, but purpose ganito ako, oo. But bigla na lang maraming pera. Kaya sabi niya diyan, yung libro na yon, yung nabasa niyang libro na Think and Grow Rich. Napayaman nga siya, pero parang hindi siya nagbago. Naging mayaman lang siya, naging mapera lang siya, pero yung parang hindi siya character nagbago. Niya, attitude niya, no? Kaya nung makilala niya to, si Leland Van. So, ibig sabihin, meron pa rin talagang ano, mas mataas na psychological mindset. Oo. Sa pagkakaroon ng pagiging mayaman kaysa dun sa pagiging responsableng mayaman. Oo. Kasi nangyari, kaya ulitin natin, babalikan natin yung kwento ng Brotherhoods na channel, ganun yun, no? Naging irresponsable talaga tayo. Lalo na ako nun, grabe. Kaya magandang malaman natin kung ano yung nabasa ni, ano, ni Bob Proctor dito. Tignan natin. Here's a couple of things he told me, if you'll go back screen, Scott. And he said, Bob, he pointed out, he said, you are a unique individual. And he said, so am I, so is everybody else. And he said, you can literally create your own economy. You can do that. And he said, the only thing standing between you and what you want is yourself. He's all about the mind, Bob. He said, it's about your marvelous mind. Then he started, thanks, God. Then he started to talk to me about the mind. And he said, you know, it's a strange thing, Bob, when we get talking about the mind, nobody's ever seen the mind. They have never seen the mind. Now, keep in mind that I was a very uneducated person. When you talk about the mind, I mean, I would think of psychiatrists, psychologists, behavioral scientists. Now, he said, you want to get rid of those ideas. He said, the way I'm going to explain it to you is the way it was explained to me. And he said, we can show children how the mind functions. Yun. And he said, yun na yun. Yun ang importante, yung kung paano gumagana talaga. Kahit bata, makaintindi. Maintindihan. Kasi kahit
kapag bata ang nakaintindi, mas madali yun maintindihan ng lahat. Ibig sabihin, naintindihan nga ng bata eh. Oo. Lahat ng tao makakaintindi. Pag naintindihan mo yun, magagawa mo kung paano i-alter yung ginagawa totoo mo. Totoo yan. Paano baguhin yung ginagawa mo. Kaya lang kasi walang naniniwala pa dahil yung nakaprogram nga sa mga magulang, hindi naman ganito eh. Oo. Meron man pero piling-pili eh. Hindi sila ano yun, no? Napaka-konti. Oo. He said, I'm going to show you something here that's rather interesting. And he said, Bob, understanding the mind and working in harmony with the laws governing the mind is essential if you really want to win in life. And then he started to tell me what a paradigm was. And he said, a paradigm is a mental program that has almost exclusive control over our habitual behavior. And he started to talk about that. He said, it's a program in your subconscious mind that controls your behavior. And the paradigm has almost exclusive control over our habitual behavior, and almost all of our behavior is habitual. Now, I said, I want you to think about this, and I want you to think about it. We get out of bed in the morning, and we, bang, away we go, we move into a routine. And if you're living with someone else, you don't mess around with their routine because you just don't do that. Mm-hmm. We've all got a routine, and we go into a routine, and we do that day after day, and most people do it for their whole life. Earl Nightingale used to say, most people tiptoe through life hoping they make it safely to death. It's rather an interesting concept. And the paradigm is the program in your subconscious mind. Now, I said, here's the crazy part about it, Bob. The people that write this program, the ones that wrote the code for the program, they really didn't know what they were doing. Think of this for a moment. I've got a computer here. It's in a phone. I've got another computer right in front of me, and then here I've got a pad. And these are computers. Now, there's people write programs for these computers. Yep. They write code. And they really know what they're doing, and they're very, very good. And the program for me to put the slides up here, that's a program. It's a PowerPoint program. And these things work like a charm. Well, the people that are writing the code for them are very well educated and really understand what they're doing. But he said the people that are writing the program for the code that runs your life, they didn't know what they were doing. Now, nasagot na dyan yung tanong mo eh. Oo nga eh, no? Na sila ba talaga yung nag-iisip nung ginagawa nila? Ngayon, kung alam mo yung ganitong konsepto na meron tayong mind o isip na yung isip kasi na yon, dalawang klase yon. Ituturo dito ni Bob yung paradigm kung nasan yan sa isip natin. Oo. Yung paradigm, mental program na naka... Storage yun eh, di ba? Oo. Parang storage siya. Na pag na-program yun, automatic ikikilos yun ng katawan mo. Ay, hindi siya storage. Kung sa parte ng CPU, siya yung ano, processor. Oo. Processor ba? Tawag nga dyan, operating system. Yun, operating OS. System. OS, yun. Ngayon, kapag yung mga ginagawa natin, mga habit natin... Habitual behavior, sinasabi nila. Ngayon, kung bata pa tayo, wala naman tayong, meron tayong paradigm. Paano tayo na i-program yung mga sinasabi sa atin, yung mga naririnig natin? Yung nga yung sinasabi niya na may nag-program sa atin na hindi rin naman nila alam. Na naka-program sila. Yung mga i-prinogram sa atin, yung mga taong nag-program sa atin, hindi talaga tayo, hindi naman nila alam yung pagkaka-program sa atin. Hindi nila alam yung ginagawa nila na ipinoprogram pala nila tayo. Mm-mm. Kasi nga, na-program din sila eh, nang hindi nila alam. Tama. Ngayon, kung hindi mo alam yung isip mo na meron kang conscious tsaka subconscious, malilito ka. Oo. Hindi mo malalaman kung yung ginagawa mo ba gusto mo. O ikaw ba yung may decision nun? Oo. Diba? Kasi kung hindi mo alam yung pagitan ng conscious at tsaka subconscious, magiging isa na lang yun. Mm-mm. Kaya kung gagalaw ka, akala mo, ikaw yun. Na yun. Oo. Tama, di ba? Di ba? Linaw. Kung wala kang awareness doon, akala mo, ikaw na yun. Kasi habit mo na yun. Kaya sabi dyan, behavior mo na. Ikaw na yung behavior na yun. Isang example dyan, yung mga mahilig manood ng K-pop. Pagdating kasi sa, ano, sa subconscious mind, dahil nga, nauuso eh. Nauuso yung mga ganong palabas. Ah. Ngayon, nakakahiligan na nila. Nakita nila sa environment nila. Sa totoo lang, hindi naman talaga nila. Kung magkakaroon ka ng mga ganitong ano, kaisipan,
na meron kang subconscious at conscious mind, mafi-filter yun ng conscious mo eh. Na, uy, teka, ano ba to? May pakinabang ba sa akin to? Lalo na yung mga ano, hindi ko inilalahat kasi meron talaga yung pag nanood ng K-pop almost kalahating araw na eh. Iba na yun, di ba? Kung saan, nawawala na ng control yung buhay mo. Hindi mo na kontrolado yung buhay mo. Sa pangalimbawa dyan, yung pag sinabi ko kasing behavior, halimbawa, yung magagalitin ka. Yun. Emotion kasi yan eh. Pag sinabing paradigm, emotion yan. Yan yung nagdudulot ng paggalaw ng katawan mo. Ang tawag yan, pakiramdam. Na sa English, tawag nga dyan, subconscious. Ngayon, pag magagalitin ka, nagiging habit yun. Kaya, pag meron kang narinig na hindi mo gusto, automatic yun, nagre-react. Kasi subconscious habit, na yun. Oo, habit mo yun eh. Mm-mm. Na kahit hindi naman talaga dapat ka mag-react doon, dahil nga, nakaprogram yung subconscious mo na dapat magalit ka, magagalit ka. Ngayon kasi hindi mo alam eh na meron kang consciousness eh. Hindi ka aware na pwede mong ano yun, makontrol. Hindi mo alam na meron kang control na kung magre-react ka o hindi. Oo. Kasi yung ibang tao sasabihin pa, ay hindi ako ganyan eh. Hindi pwede sa akin 'yan. Sabihin pa. Sino ba namang hindi magagalit doon? Oo, hindi pwede 'yan. Kahit magkapatayan pa kami, oh, 'di ba? Automatic 'yun eh. Ngayon, sino ba nag-program nun? Dahil nga paniniwala mo na 'yon, ang akala mo, ikaw na 'yung nagsasabi nun, sa'yo nagaling 'yon. Pero kung uugatin mo sa mga mula sa henerasyon hanggang sa pinakakauna-unahang tao, hindi wala tayong ganyang pag-ugali. Hindi tayo naka-attach sa emosyon. Tingnan mo na lang isang example. Sasabihin sa'yo ng mga tao 'yung observation. Eh kasi 'yung pamilya niyan high blood eh. Kaya tingnan mo yung anak high blood. Mm. Diba? Ngayon, dahil nga ganun ang pagkakarinig mo sa kapaligiran mo, pati ikaw, yun na yung naipapasok subconsciously sa'yo. Kaya, tinatanggap mo na, oo, kasi yung pamilya ko ganito eh. Oo. Minana ko to eh. Nagkakaroon na ng ganung klaseng pag-iisip. Kagaya din nung ano, example din tungkol sa, yan nga, high blood, tungkol din sa pagkain, yung bata. Sa bata pala, yung gatas ng ina, dahil yun yung una niyang matitikman eh. Napakasarap pala talaga nun. Dahil nga ano, lumalaki, napapatikim ng ibang pagkain na iba ang lasa. Mas mataas yung sugar, mas matamis. Ngayon, maririnig nung ano, pag natikman daw ng bata yun, tapos marinig na, limbawa, oh ito, matamis yan, wag mo kain yan, mapait yan. Oo. May mga ganung ano eh. Tapos pag narinig nila sa kaibigan nila, ayoko yan, mapait yan. Oo. Diba? Magkakaroon na ng perception yung bata na hindi na rin ano yun. Kainin. Dahil nga mapait na yun eh. Yung ampalaya. Kaya pala may mga bata ko nakikita na ano, na kayang pumapak ng ampalaya. Kasi mulat sa pool, hindi sila talaga nakatikim ng matamis. Tama. Kung hindi mo nga sasabihin sa bata yung pagkakaiba ng pipino tsaka sibuyas. Oo. Pareho lang lasa sa kanya. Oo. Pareho lang masarap. Yun doon nagkakaroon. Siguro magkakaiba sila ng lasa pero para sa kanya masarap. Oo, parehas niyang matatanggap yun. Oo. Diba? Ganun yung gusto naming sabihin. Ngayon, bakit? Bakit ganun ang bata? Kasi ang bata, wala siyang consciousness. Conscious. Meron lang siyang subconsciousness. Lahat tatanggapin yun. Nakakita nga ako, bata, ginagawang mansanas yung ano eh. Sibuyas. Yung sibuyas eh. Kasi luluha siya, pero makain pa rin siya. Oo, grabe nga eh. Napanood ko din yun. Oo, diba? Kasi wala naman sa kanya yun eh, no? Oo. Ngayon, pag sinabi mo sa kanya, oh, ang galing mo, kumakain kang sibuyas, masarap yan. Lalo niya pang itutuloy yun. Kasi wala naman siyang, hindi niya alam kung ano yung pagkakaiba ng masama at mabuti. Parang yun, parang ganun. Diba? Diyan, matututunan natin dyan. Sasabihin pa rin, diba, proctor dyan. Ngayon, kapag sinabi naman, dun nagsisimula yan, pag sinabi naman nung, sige nga, ikaw nga kumain ito, sasabihin nung kasamahan ng sibuyas, ngayon sasabihin niya, ay, ayoko niyan. Maririnig ng bata yun, magtataka yung bata. Diba? Ayaw. Tapos ikukumpara sa ibang pagkain, dun nagsisimula yun. Mga example, yung example ng ano, ng pagkakaroon natin ng subconscious at conscious mind. Now, most people don't even know that they have a program. Think of this for a moment. How do you account for a person going to the very best schools in the world, getting prestigious degrees, then spend the rest of their life losing? How do you account for that? How do you account for the fact that a person will come up with degrees that'll run right off the end of a business card and maybe not able to get a half decent job? Very insecure. How do you account for that? Well, I'm going to tell you how.
There's a part of your mind that gathers information. There's a part of your mind when you read the book, you store the information in that part of your mind. But that part of your mind is not the part that controls the behavior of this thing that you're living in. Your body is an instrument of your mind. It is an instrument of your mind. And it's your body that moves into action and produces the results you're getting. Ibig sabihin dito, gusto yung paliwanag ni Bob Proctor na yung utak natin, maraming nagpa-function dyan. Iba-iba, no? An example niya dyan na may mga tao na pumasok sa magagandang school. Mm-mm. Pero nung makatapos na hindi makapaghanap ng trabaho. Yun. Matataas ang grade nila. Mm-mm. Pero pagdating sa practical na buhay hirap sila makahanap ng trabaho. Bakit ganun, sabi ni Bob Proctor? Kasi nga, nalilito sila sa edukasyon na tinanggap nila. Kasi yung tinanggap nilang impormasyon, hindi nila alam kung saan pumasok. Alam nila sa isip nila. Pero dahil nga hindi nila alam na maraming isip natin, maraming parte. Oo, may parte. May functions. Hindi nila alam na kung saan pumasok yung mga impormasyon na yun. Kasi yung pag-aaral nga sa ano, sa neuro, parang tungkol sa isip, yung conscious mind natin, yung tinatawag na intellectual mind, ang kaya lang nun i-store 128 bits na impormasyon. Gaano kaliit yun? Samantala yung isang memory card, gigabyte yun. Oo. Pero yung subconsciousness mo, impormasyon ng buong mundo kaya nun i-ano? Store. Ganon katindi yun. Kaya tawag nga dun, super subconscious. Kaya ng subconscious yun kasi unang-una, di ba? Ano nga eh. Iyon ang trabaho niya, ang memoryahin kung ano yung pumapasok. Oo. At gawin. Kaya mamay memorya lang naman ng subconscious yun kapag naging habit na eh. Kaya tama yung sinasabi dito ni Bob Proctor, talaga yung pagbabasa, importante. Tuloy natin. Your income, money, is a result. It's an income. The money you earn is always going to be controlled by the paradigm. One of the first things I ask people when they, if they come to work with me, is what's the most they've ever earned in a year? Now, I don't really care what the answer is, but I want to know what the answer is. And when I find out what the answer is, I know where their program is. And I know that they want to earn more money, and I want them to earn more money because I want their productivity to go up. And by showing them how to raise the productivity, I'm showing them how to earn more money. But I teach them something about money. You see, the paradigm controls your income. If you're struggling trying to get your income to grow, don't buy into the fact that you've got to go and take another course in school, that you've got to learn this, you've got to learn that. You've got to understand how your paradigm works. Good. I think Mikey is our marketing director, and I believe she and Tommy, the creative director, the ones who put this program together, the pattern they'd like us to follow. I think they have us doing goals tomorrow. See, goals are a result. And we're going to show you paradigms today, and you're going to see how the paradigms control your life. Now, let me go back to that again. The paradigm is a mental program that has almost exclusive control over our habitual behavior, and almost all of our behavior is habitual. Okay? So stay with me here for a moment. Let's take a look at the areas of your life the paradigm controls. The paradigm controls your perception. Our good friend Wayne Dyer, God bless him, he's gone now, but he used to put it very well. He says, when you change the way you look at something, what you look at changes. Isn't that interesting? When you change the way you look at something, what you look at changes. That's perception. When you alter your perception, your whole world changes. Your paradigm controls your perception. Your paradigm controls how you look at things. That is very, very important. Your paradigm controls your use of time. Do you know that everybody gets exactly the same amount of time? You'll hear people talking about time management programs. Lahat naman tayo may 24 hours, you know? Pero yung sinasabi niyang perception. Yun. Sinabi yan nung naano natin kay Myron na ginamit yan ni Satanas kay Adan at Eva. Nung ipakita niya at ipapokus niya sa kay Adan at Eva yung kakulangan. Imbis na sinasabi ng Diyos na yun dapat ang perspective mo, yung kasaganaan. Binigyan sila ng marami, every, freely. Oo. Lahat, libre. Pero dahil dun sa salita ni Satanas na, hindi, mas masarap tong isang to. Mm-mm.
na-i-focus niya dun, nagawa niya ipa-focus yung perception ni Adan at Eva dun sa lock. Ibig sabihin, ganun kalakas yung perception. Oo. Kaya tama yung sinasabi ni Bob Proctor dito, yun, no? Na importante yung perception, eh. Kaya kung ang nakaprogram sa'yo na paradigm, pagtingin sa mga bagay na hindi naman kabinibinipisyo sa personal development mo, mm-mm, lahat ng makikita mong pangyayari, lahat ng makikita mong mga kalagayan, lahat na maobserbahan mo, sasabihin ng paradigm mo ay masama yan. Naano ko nga minsan na halimbawa pag nagsishare, may mga nagsishare na mga kapatid, ba't sabi ko, ba't ganito magshare to mga to? Imbis na sana ang sinishare mabuti, masasama. Nakikita ko, hindi ko na lang pinapansin. Kasi yung perception nga nila, ganun eh. Oo. Hindi ka makakagawa ng isang gawain nang hindi dumadaan sa isip mo. Para magawa mo yung gawain na yon, yung magiging resulta ng gawain mo, parang yun ang magiging manifestation ng nasa loob mo. Oo. Kaya nga, sa pag-consume na lang, ba't may mga tao gusto i-consume yung mga tungkol sa problema ng iba? Tungkol sa mga problema na kahit wala naman silang benepisyo doon, gusto, yun ang gusto nilang panoorin, yung mga kaya nga dami na nanonood online, sa tempo, eh. Hindi nila alam na yung perception nila sa ginagawa nila o yung perception nila na yung kung ano yung nakaprogram sa'yo, yun din ang magiging tingin mo. Kaya kung nanonood ka palagi sa problema, wala kang ibang makikita kundi problema. At ang masakit nun, kadugtong nun yung result, eh. Yun na ang magiging result mo. Problema. Oo. Kaya sinunod niya dun yung use of time. Tingnan mo yung use of time. Di ba sabi mo nga, lahat naman ng tao, 24 ang oras, eh. Mm-mm. Lahat tayo, pantay ang oras natin. Mm-mm. Pero bakit na yung mga tao na bilyonaryo, yung mga tao na milyonaryo, yung mga tao na hindi makabayad ng kuryente, di ba? Pareho tayo ng oras. Bakit? Dahil yun sa perspective nila sa oras. Oo. Kung paano nila nagagamit yung oras nila sa mas kapakipakinabang. Kasi kung may perspective ka na, ang oras mo mahalaga. Naalala ko nung na si Bob Proctor. Ay, si Myron na, time is not money. Time is more valuable, infinitely valuable than money. Mm-mm. Kasi, ang oras mo, hindi mo yun dapat binibenta. Dapat ang oras, binibili mo. Para? Para magkaroon ka ng mas maraming oras. Ang tawag doon, leverage. Doon pa rin babagsak yun. Galing yan, no? Kaya kung ito, pag ganito lang ang pag-aaralan mo araw-araw, ang laki talaga ng pagbabago mo. Sa umpisa, hindi nyo naman maintindihan ito. Kahit kami, nung umpisa, hindi namin halos maintindihan ito. Oo, kasi napaka-boring ng ganitong mga klase ng edukasyon. Sobra. Pero sa ganitong mga edukasyon, dun mo malalaman kung paano mo i-expand yung skill mo na meron ka. Kaya nga, maraming mga negosyante na marami nagsasabi, kung meron kang isang negosyo at palagay mong kumikita at magaling ka dun ka mag-focus. Kaysa maghahanap ka pa ng iba. Oo. Yun ang paramihin mo ng gusto. Yun ang paramihin mo ng gusto. Kasi unang-una, maraki ang mamimenos mo sa oras mo. Di ba? Bukod dun, dahil dun ka nga, yun yung focus mo, mas marami kang matututunan, eh, sa isa. Oo. Kaysa yung tingin ka ng tingin sa iba, ang tawag sa'yo, nadidistract ka. Distracted. Oo. Kasi parang sa palayan yan, hindi naman pwedeng magtanim ka ng isang ektarya, iba-ibang gulay. Hindi pwede yun, di ba? Oo. Halimbawa, magtanim ka isang ektarya, bawat pitak, taniman mo ng sibuyas, palay. Hindi pwedeng sabay-sabay yung mga yun, eh. Oo. Kasi may mga kanya-kanyang panahon yun, tsaka paraan ng pagtatanim. Friends, I remember going to breakfast with Earl Nightingale one morning, and he had the most organized life of anyone I'd ever seen. He was a very cool guy. I never saw him rushing. I never saw anybody got so much done in a short period of time as he did. And I asked him at breakfast this morning, I said, Earl, how did you learn to master time management? He looked at me and said, what the hell are you talking about? He said, I don't master time management. Nobody masters time management. He said, time can't be managed. He said, I merely manage activity. He said, I carry a card here in my pocket, and I write what I want on that card. And when I wake up tomorrow, I do it. He says, time can't be managed. Everybody gets exactly the same amount of time. The hobo that's sleeping on a park bench has the same amount of time as the most productive person in the world. It's what we do with our time that makes the difference. Well, the paradigm controls what you do with your time. Your paradigm controls your creativity.
It controls your creativity. Some people say they're not creative. Everybody's creative. You are created in God's image. That makes you a creative being. And we'll talk more. Konektado din yan, no? Kaya tayo tinawag ng mga creator. Diba? Creatures. Ano yan? Creatures? Creation tsaka creators. Kaya perspective na lang ng tao na sabi, hindi ko kaya yan. Yun kasi pagkakaprogram sa kanya. Doon mo malalaman na merong nakaprogram dito sa taon to. Oo. Kaya nga kung alam mo yung ganitong klase ng konsepto, lahat ng mga tao, obserbahan mo. Mauobserbahan mo talaga. Sa mga suki pa lang natin eh. Mauobserbahan mo na kung ano yung pagkakaprogram sa kanila. Sa pamamagitan ng salita nila, sa pamamagitan ng kilos nila. Sa result, makikita mo. Hindi magsisinungaling ang result. Tama. Tsaka kung meron kang ganitong knowledge, halimbawa yung mga nanonood ka ng ganito, madali mong makikilala yung mga taong may program na dapat mong iwasan. Correct. Diba? Oo. Malaking bagay na maiiwasan mo agad yung mga ganun tao. Unang-una, menos sa abala, madidistract ka pa, madadamay ka pa sa kung ano mang meron siyang bagahe, diba? Kaya importante na magkaroon talaga tayo ng ganitong mga ano. About that at another time. Your creativity probably is going to have a lot to do with your effectiveness. And your effectiveness has to do with your productivity. Now, there's something that stops almost everyone when they come to it, and that's logic. They'll say, well, you can't do that. That's just illogical. You know something? The Wright brothers were illogical. Edison was illogical. Ed Hillary was illogical. Nobody had ever been to the top of a mountain. Nobody had ever made an incandescent light. Nobody ever got a plane off the ground. These people were totally illogical. But they introduced us to a new kingdom. They did not let logic stop them. And here's the capper. Your ability to earn money. That's controlled by your paradigm. Now, it's almost as if we have a box around these areas. And whenever we go to change anything in those areas, how we're going to change our time, how we're going to earn more money, we're going to be more productive. It's like we hit the wall and bounce back. Now look at this. When you make a decision that you're going to change the paradigm, the walls come down. That doesn't mean you change anything, but the walls come down. So when you go to move, you're not stopped by the paradigm. Now get this. I want you to imagine how your entire life would change as you begin improving any or all of these areas of your life. Imagine changing any or all of these areas of your life, how much your life would change. The change would be huge. And get this, the change would be permanent. You see, I mentioned to you that I picked this up when I was 26. Well, you know, today I'm 86. That's a long time ago. But I've been reading this every day now since I was 26. They said, well, how do you read? I just open it wherever I open it, and I read for a little bit. And I've been doing that now for 60 years. The change can be huge. Now, this is what Val Vandewalle really got me to see. And he says, when your paradigm shifts, everything shifts. Can you imagine if you just changed your habitual behavior insofar as your use of time is concerned? Do you know if you just studied for 1 hour a day, 1 hour a day, get up an hour early. That's where I study, early in the morning. Study for 1 hour a day. Do you know that's nine 40-hour weeks in a period of a year? And that's concentrated study. Can you imagine if you studied the mind for 1 hour a day, that's nine 40-hour weeks in a year, the change would be enormous. Have you any idea how much your income would change if you just worked on changing your time? Your income would skyrocket. You see, I've earned millions of dollars in my life. I maintain I can show anybody how to earn $1 million. It's not even that much. I can show anyone how to change anything. It's all in the mind, and it's you that's got to change. I can't change you, but you can change you, and I'm going to show you how to do it. Naalala ko tuloy yung sinabi ko sa'yo noon ako. May mga kasama tayo na mahirap ipaliwanag o mabuksan yung isip nila dito. Kahit sabihin natin, hindi naman tayo ang magbubukas. Na. Kung sino yung tatanggap, yun ang makakapagbukas. Nasa Biblia yun eh. Oo. Diba? Ganun na ganun ang konsepto ng pagkaalam ng katotohanan eh. Hindi mo pwedeng ipilit kahit sampal-sampal mo yan sa kanila. hindi eh. Kasi nangyari yun sa akin. Na kahit noon, kahit anong
pangaral siguro naman, hindi. Ang tagal ko na sa kapisanan, ba't ganun? Oo. Hanggang isang araw, parang gumano na lang siya eh. Kasi may nagbukas talaga. Kapag ginusto mong buksan, mabubuksan. Eh, nung unang pinapapanood mo to sa akin eh. Naalala mo ba yun? Sabi mo sa akin nun eh. Ayun, nagsisimula ng umano yung channel nun eh. Sabi mo sa akin nun na pupunta ka sa distance, sa comfort zone mo eh. Sabi mo sa akin, eh, sa akin baliwala lang eh. Ano ko lang eh. Hanggang dumating sa punto na nalugmok ka talaga nun. Tapos parang biglang naisip mo ng mga bagay na oo nga, dapat talaga ko. Hindi ako naging aware, hindi ako masyado naging ano, self-aware ng mga panahon na yun. Ang tawag doon, wake up call. Talagang darating sa atin yung punto na yun. Mm-mm. Kaya may nakakapanood, alam ko may nakakapanood ng video na to na merong wake up call. Kaya ka nandito kasi may gumigising sa'yo. Yun, oo. Ang kailangan mo na lang sikapin yung sarili mo na tanggapin tulungan yung sarili mo. Kasi walang ibang, kung gusto mo lumaki yung braso mo, hindi mo naman kailangan pag-push up ka ng iba eh. Hindi naman ganun yun eh. Mm-mm. Diba? Ikaw talaga magpo-push up sa sarili mo para lumaki yung mga muscle mo. Walang iba. Ganun din dito sa pag-aalam ng kung paano gumagana ang isip. Ikaw makakaalam dyan sa isip mo para mabago mo. Itong mga seminar na to, mga ganitong seminar, pinapaliwanag lang sa atin kung paano. Nasa sa atin na kung gagawin ba natin. Oo. Tsaka hindi ba kayo nagtataka kung bakit kami gumagawa ng video? Kasi unang-una hindi to para sa inyo eh. Para sa amin talaga to. Kaya kami nanonood ng mga ganito, para sa amin yan. Kasi habang natututo kami, paulit-ulit, lalong tumataas yung, sabi nga nila, the more you learn, the more you earn. The more you learn, the more you earn. Oo. Oo, totoo yan. Lalong dadami yung profit. Kasi sa negosyo, habang, parang puno. Oo, parang puno. Habang lumalawak ang ugat, lumalawak din ang sanga. Yun. Tumataas ang puno. Ganon din ang pag-aaral. Kaya gumagawa, ngayon, binibidyo lang namin to kasi pagkaroon ng mga 5 taon siguro, masasabi namin sa sarili namin, uy. Grabe, ganyan pala background natin. Grabe. Kasi nakikita ko sa loob ng ano ng 5 taon, hindi lang kaming dalawa nagsasalita dito eh. Kasi may mga manonood na talaga. Malay mo, yung mga manonood sa amin na natuto, eh imbitahan kami o kaya naman sabihin na i-share yung natutunan nila, di ba? Oo, i-share yung natutunan nila. Oo, kaya yung mga pagbabago sa kanila. Yun ang pinakamaganda yung i-share sa'yo nung taong nakarinig sa'yo yung transformation na ginawa nung video na to. Oo. Yun ang pinakamaganda. Sige, tuloy natin. Now this is what Van der Waal showed me. Val Van der Waal said, Bob, I want you to look at the mind and paradigms. In fact, I want you to look at your mind and your paradigms. Then he introduced me to a man, and when he introduced me to this man, my whole life took another enormous shift. He said to Dr. Thurman Fleet, was from San Antonio, Texas. He was very involved in the healing arts, and he was very involved in holistic health. Now, if you've seen me do this before, ask yourself this. I wonder how many times Bob's seen himself do it. You cannot go over this concept too often. What I'm going to show you here is the most valuable idea I have ever learned. Now, he said, no one's ever seen the mind. And he said, it's too bad, because when we go for help with doctors now, the doctor treats the body. What we've got to understand is the doctor's treating a symptom, not treating the cause of the problem. The cause of the problem's in the mind. Pay attention to what I'm saying. And he said, nobody's ever seen the mind, so I'm going to draw a picture of the mind. And there's what he drew. This is such a magnificent concept. And then he took and he broke that big circle into 2 parts. And he said, that's the top half is the conscious mind, and that's the subconscious mind. And then he said, the little circle in the bottom, Bob, he said, that represents the body. Now, the mind controls the body. Your body is like a dumb terminal. It is like a dumb terminal. This is, without question, the most valuable idea I've ever learned. In all 86 years that I've been living, I've never learned a more valuable idea. And it's what's going on in the mind that controls your body. It's what's going on in the subconscious mind that controls your body. I'm going to show you something real fast about the mind. Look here. The conscious mind, the subconscious, and the body. Now, yan ako lang, isingit ko lang noon. Naalala ko yung una nating pinanood to nung 30 years ago na ba yan? Nung umpisa, dinadrawing niya pa lang. Hanggang ngayon, hindi nagbago yung concept. Hindi talaga diba? Magbabago yan. Sabihin dito, kung hindi nagbago,
ibig sabihin nasa final form na yun nung tinuro niya yun. Ibig sabihin nun, talagang katotohanan yun. Yun, oo. Kapag hindi kasi nagbabago ang tawag dun. Katotohanan. Katotohanan. Kahit anong panahon ang magdaan, kahit ilang taon na hindi nagbago ang tawag dun, katotohanan. Itong ganitong concept ni Bob Proctor, kapag napanood mo yung sinabi ko sa'yo kay Dr. Joe Dispenza, yung you are the placebo. Eh, intindihan mo lalo yan. Yun naman sa kanya talagang ano yun sa kanya yata practical eh. Na literal na ano eh. Oo. Literal. Physical mas, talaga. Kay Bob Proctor kasi mababa siya kahit bata maintindihan. Pero yung sa kanya kasi mas malalalim yung paliwanag. Maintindihan mo lang yun kapag dumaan na kay Bob. Oo. Grabe. Kapag hindi ka dumaan dito. Hindi. Kasi tayo, nag-umpisa tayo sa prosperity talaga eh. Pero yung kay Dr. Joe Dispenza, more on body talaga sa katawan. Mm-mm. Doon maiintindihan mo yung kabuuan ng katawan, kung paano ang isip kaya niyang gamutin. O lahat kaya niyang ano yun sa katawan. Kaya nga, kung mapapansin mo dyan sa drawing niya yan, yung body nakakunik. Mas malaki yung mind sa body, di ba? Mas malaki yung mind. Kasi dapat talaga ganyan, mas malaki ang isip kaysa sa katawan. Kasi kung ang katawan, sabi nga ni Dr. Joe Dispenza, kung ang subconscious mo mas malaki na sa katawan, ang subconscious kasi, siya na yung may control sa body, di ba? Oo. Ngayon, yung subconscious, dapat naka-align sa conscious mo. Ang problema kasi, kapag ang subconscious ang nag-take over, siya na yung gumagalaw sa katawan natin. Wala ka ng awareness nun pa sa lalabas, wala ka ng awareness. Kaya nga sinabi mo, di ba, yung iniisip ba nung mga may program, sila ba talaga yung may gusto? Sila na yung may gusto nun, kasi hindi na nila alam eh. Yung pagitan sa subconscious tsaka sa conscious. Ang conscious kasi, aware ka sa ginagawa mo. Samantalang ang subconscious, hindi ka aware sa ginagawa mo. Oo. Yun ang sa madaling salita. Oo. Ang buong katawan kasi natin, enerhiya eh, di ba? Yung isip natin, enerhiya din yan. Kung yung enerhiya na yun ay yung program ang nagko-control, yung katawan mo, hindi niya kayang gawin yung kung ano yung iniisip ng conscious mind. Kasi natatalo na siya ng subconscious. Kaya magtataka ka. Program, oo. Ayoko namang gawin to ah, but ito yung kinikilos ko. Alam mo na mali yun, pero yun pa rin ang ginagawa mo. Na kapag ka gusto mo nang itigil yung isang bagay na yun, pero ba't patuloy mo pa rin ginagawa? Kasi nga yung nakaprogram sa atin, mas malakas. Oo. Yun ang nag-automatic na nagdidikta sa katawan. Pero may nakikita akong magandang part doon na nagiging aware ka na hindi mo na gusto yung ginagawa mo. Oo. Kasi unang-una, nabubuksan na talaga yung conscious. Natututo na siyang mag-filter. Diba kahit pa paano. Nagkaaroon na siya ng konting awareness. Kasi yun ang pinaka-importante. Hindi kagaya noon eh, basta kung ano lang yung ano eh. Kung ano may isipan mo gawin. Kung ano may isipan, diretso eh. Gagawin mo na. Mm-mm. Kaya yung body dyan na tinatawag, kung maiintindihan mo yung placebo, kung ano yung iniisip mo, yun din ang nangyayari sa katawan mo. Yung placebo kasi, ang ibig sabihin sa medical na paliwanag, ang placebo, ito yung mga tablet na wala naman talagang hindi naman talaga gamot. Halimbawa yung tableta, palalabasin nilang tableta yun. Oo. Pero sugar pill lang yun. Ibig mong sabihin, yung placebo na tinutukoy ni Dr. Joe Dispenza, yung katawan natin may natural na placebo. Tama. Ngayon, bakit gumagaling yung tao? Sinabi niya kasi doon na, bakit gumagaling yung tao na kahit hindi naman totoong gamot yung ipainom sa pasyente, gumagaling. Fake surgery nga eh, gumaling eh. Ibig sabihin, yung isip mo, kung mas mataas yun sa katawan mo, kayang pagalingin ng isip mo yung katawan mo. Kasi, nagkaroon siya ng faith. Yung isip mo, nagkaroon ng paniniwala. Oo, tama. Tapos may mga proseso yun, yun yung pinaliwanag ni Dr. Joe Dispenza. Kung paano nangyayari na yung mga imposibleng mangyari, naging posible. Yung mga sinasabi ng doktor na itong sakit na to, hindi na to kayang gamutin. Wala na tong gamot, permanente na to. Pero dahil doon sa placebo na yon, bakit nababago ng tao yung katawan niya, di ba? Oo. Kasi mas malaki yung isip at mas malakas. Hindi lang basta malaki, mas malakas dapat yung isip mo kaysa sa katawan. Sa katawan. Yan din yung pinaliliwanag dito ni Bob Proctor. Kaya pupunta natin yon, maganda yon. Mas maraming... Kaya pala may tinatawag na mind over body, ano? Oo. Maganda yun. Pinakita niya nga dun yung wave ng matter tsaka wave ng energy.
ang matter, mas mabigat siya sa wave ng enerhiya. Kasi merong natuklasan yung mga siyentista na yung atom yung pinakamaliliit na ano, meron siyang parte na lumalabas siya sa to microscope. Oo. So, mamaya mawawala. Mamaya lalabas, mamaya mawawala. Kasi yung mismong building block na yon, pag mas ma... Lakas. Mas mabilis ang ano nun, nagiging wave yun. Tapos nagiging matter pagka bumaba. So, ang level nun, kapag mas mababa, nagiging atom. Hindi, yun nga ang tawag doon. Yung atom. Yung atom na yon, kapag tumaas yung level ng vibration nun, parang nawawala, na hindi na siya nakikita sa microscope. Microscope. Pero kaya siya makita ng mga wave, ng ano yung... Hindi nga siya makita eh. Hindi, parang yun na yung pinakakaya ng... sa wave makikita yun. Oo. Na meron nun. Hindi naman nawawala yun. Oo. Ang problema yung mismong microscope, na-observe nila na nawawala siya, tapos mamaya bumabalik. Parang ang in-example nga nila doon, yung electric fan daw, pag mabagal ang ikot, kita mo yung hélice. Mm. Pero pag bumilis na, parang wala ka ng hélice yung nakikita. Mm-hmm. Yun ang ano nila. Oo, kaya, kaya pag ang katawan natin o yung isip mo, more on spiritual, more on energy ka mag-isip, dun mo magagamot yung katawan mo. Kasi para magamot mo yung matter o mabago mo yung matter, nag-uumpisa yun sa wave. Kailangan sa meron kang wave. Energy. Oo. Mas mataas na energy para ma-alter mo yung matter. Na-topic din kaya dun yung mga telekinesis? Siguro, hindi man. Pero, maaring ano yun, isa yun sa mga sikreto. Siguro nga. Kasi kahit yung mga hindi na mapagaling na sakit, kahit ano pang sakit, lahat dun na-alter nila. Yung mga imposible ng pinabayaan na ng doktor na, eh, ganyan na yan. O kaya naman, ooperahan na. Kailangan na talagang operahan, pero hindi nila pinaopera. Bumalik sa normal. Di ba? Ibig sabihin, may mga ganyan tayong kapatiran eh. Meron nga, mamamatay na, dilaw na eh. Ah. Pero gumagaling talaga. Kung gaano kalakas talaga yung isip mo, yun ang magdidikta sa katawan mo. Yun. Ang kaibahan lang kasi, may mga ganun na pangyayari sa katawan o sa buhay ng tao na kapag nangyari na sa kanila, hindi na nila ulit, inuulit. Kagaya ng sabi ni ano kanina, di ba? Hindi, kailangan maging habit eh. Sabi ni Bob Proctor kanina. Isa kaya, pang dahilan doon, kaya nga hindi nila maulit, hindi nila alam kung bakit nangyari sa kanila yon. Kung paano. Oo, kung paano. Mm-mm. Kaya wala silang idea, ba't nangyari sa akin to, ba't ako gumaling? Oo. Hanggang sa, babalik ka na naman sa datihan ng pagkatao. Oo. Ganda nga naman. Doon makikita mo talaga yung datihang pagkatao sa yun, ni Dr. Oo, John Dispenza. No? Maliwanag doon yung sinasabi niyang dating pagkatao eh. Ano ba yung pagkakatranslate sa English nun? Old self. Datihang pagkatao yun. Tama yung sabi naman, hindi talaga sumasala yung salita niya. Kapag ka bumalik yung datihan mo, kasi meron siya mga pasyente, ginamot niya, tapos bumalik pinaliwanag niya. Bumalik sa maling lifestyle. Di ba gumaling muna? Oo, gumaling. Ngayon, di parang naging bagong pagkatao sila. Oo, kasi ngayon, yung naging habit nila, ganito-ganto, di ba? Pinrogram sila eh. Oo. Ngayon, bumalik sila sa datihan nila pagkatao. Hindi naman, yung lifestyle nila, hindi nila binago. Yung, kung ano yung kinakain nila, kung ano yung... Oo. Basta wala silang binago sa mga diet, sa exercise, wala sa ganun. Pero yung isip nila na bago. Yun lang mismo yung isip, pag-iisip. Halimbawa, yun ang umattend ng ano niya, tapos gumaling. Tapos, hindi na ulit ginawa yung ano. Nagkaroon na... Parang may exercise sa utak yun eh. Oo. Ang pinakala niya, meditation eh. Yun, meditation. Hindi na nag-meditate, hindi niya ginawa yun. Bumalik siya sa dati. Edi, yung stress ng katawan niya, yung lahat ng mga masasamang emosyon niya, bumalik sa kanya. Ngayon, bumalik din yung sakit. Kaya habang binabasa ko yung libro na yun, sabi ko, hindi talaga pwedeng sumala yung turo ni Ama eh, na kapag bumalik ka sa datihan mong pagkatao, babalik yung mga sakit na meron ka. Kung ano yung mga sakit mo, babalik sa'yo. Matatalakay natin yung dito. Ito muna. Kasi yun sa Biblia, yung datihan pagkatao, hindi naman yan yung, sabi mo, yung lifestyle, hindi naman yan yun, yung tinutukoy sa Biblia. Hindi. Kung ano yung nasa isip mo, yun ang nakaka-apekto sa katawan. Halimbawa, bumalik ka sa pagiging ano mo, magagalitin, yung maiinggitin, yun. Mapabugnutin, yun. Lahat yun magre-release ng stress eh. Yun yung nagbibigay ng sakit sa katawan. Oo. Kaya nga diba, ang sabi ni Bob Proctor,
Kapag ang katawan mo buo, whole, ang buong pakiramdam mo nasa ano ka, is. Pero kapag ka ang katawan mo imbalance, wala sa pagkakaisa, yung katawan mo, yung isip mo, nagkakaroon ka ng disease. Oo nga, no? Diba? This is. Doon ang gagaling yung sakit. Sige, tuloy natin. The conscious mind is your thinking mind. Do you know that if you study all the great leaders who have ever lived, every one of them without exception are going to be quick to tell you that you become what you think about. Go right back in ancient history, as far back as you can go, every one of them tell us we become what we think about. Play with that for a little while. Thinking is the highest function we're capable of. That's our educated mind. This is where all the books are piled. Now the subconscious is quite different. You see, the conscious mind is the intellectual mind, the subconscious is the emotional mind. Your emotional mind. Now the conscious mind can think, therefore it can choose. You can choose whatever you want. Viktor Frankl, who spent the war years in a German concentration camp, he said while he was in that camp, he said that regardless of the intellectual or physical abuse he was subjected to, no one could cause him to think something he didn't want to think. You have the ability to choose your own thoughts. You can accept or reject all the negativity that's going on the TV, newspapers today. You can reject all that. That doesn't mean that it's going to go away. Kaya lang marami sa atin nga, kagaya sabi mo, sinishare pa eh. Bis na layuan eh. Mandadamay pa eh. Diba? Kasi talagang mayroong masasama sa mundo. Oo. Hindi nila alam na ano, hindi naman nila alam na mali yun eh. Naka-program yun, lang sa kanila. Naka-program. Kaya sabi dyan, diba? Yung conscious mind mo, kung alam mo yung conscious mind, alam mo na pwede kang mabili. Oo. Makakapag-reject ka, makakapag-accept ka. Pero dyan, meron din isa pang klase ng mind. Yan nga. Diretso mo kung ano yun. Sige nga. But it'll go away for you. You don't have to give your conscious attention to a lot of stuff that isn't going to do you any good. The conscious mind can accept or reject. Now, when it lets it go, you have the ability to originate anything you want. You're a creative being. Now, your subconscious mind doesn't have any of those abilities. You see, your subconscious mind is amoral. It's like the earth. It doesn't care what you plant. It cannot reject what you plant. It's totally subjective. Now, get this. This is a very important point. You should maybe write this down so you won't forget it when writing. But an example, yeah. You cannot, your subconscious mind cannot determine the difference between that which is real and that which is imagined. When you imagine something, kasi nga yung conscious mind natin, kayang mamili nun. Oo. Kaya mag-reject, kaya mag-accept. Kaya pag meron kang inaccept na bagay, pagka dumiretso yun sa emotion mo, automatic na nagkikilos ng katawan mo eh. Kasi yung subconscious, hindi niya kayang mag-reject. Hindi niya rin alam kung masama ba yun o mabuti. Oo. Diba? Kaya tingnan mo, pansinin mo ah. Nakaramdam ka na ba minsan na kinakabahan ka tapos namamawis yung kamay mo? Oo. Diba? Yun yung ano, yun yung manifestation ng emotion na tinanggap mo galing sa conscious. Pero pwedeng magkaibang emotion ang maramdaman mo dun. Yun yung sinasabing hindi niya alam kung ano yung tunay, kung ano yung imagined. Oo, kung ano yung illusion. Kasi oo. Kapag ka takot ka, pwede mong maramdaman yun. At kapag ka excited ka naman, pwede mo ring maramdaman yun. Kaya lang, ano yung pinagkaiba para malaman mo na yung kabado ka, basa yung kamay mo, kinakabahan ka. Anong magsiseparate nun sa magkaibang emosyon? Yung conscious mind. Kasi kapag kinakabahan ka o kaya excited ka o kaya takot ka, hindi yun alam ng katawan mo eh. Linda mo? Diba? Halimbawa, first nakabahan time mong ka. Magsasalita sa ano? Oo. Sa stage. Mm-mm. Kapag baguhan ng isang magsasalita, takot siya. Parang ayaw niya. Oo. Diba? Pero kapag kayong sanay ng magsalita, wala nararamdaman niya rin yun eh. Oo, wala nang kaba. Hindi, kinakabahan pa rin yun. Ah, tapos namamasa pa rin kamay nun. Pero hindi natakot ang nararamdaman nun. Excited yun. Gusto niya yun ang pagkakaiba. Yun ang pagkakaiba. Pero yung katawan mo, yung reaction, pareho. Kaya nga yung i-release nun na
chemical sa isip mo. Kapag takot o stress, sakit yun. Oo. Pero kapag excitement, yung gusto mong gawin, gusto mong gumawa, parang power yun ang ibibigay sa'yo. Mm-mm. Magagawa mo. Doon nagkakaroon ng procrastination o kaya naman, magagawa mo siya o hindi mo siya magagawa. Pero yung katawan mo, walang alam yan. Oo. Hindi niya alam yung emosyon. Nandito sa isip mo lang yun. Pwedeng hindi mo magawa yung isang bagay kasi takot ka na baka ito, baka mag-fail ako. Oo. Tapos hindi mo rin magagawa kasi hindi mo talaga alam. Oo. Kahit hindi mo alam, pero kung alam mo na kaya mong gawin yun, gagawin mo. Oo. Kaya lang, kung duda ang isip mo, hindi mo itutuloy. Meron kasi, naman, yung isang pag-iisip naman na, bagaman kinakabahan ka at bakit mag-fail, pero tinutuloy mo pa rin. Oo, tama. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba yung mga taong nakakagawa ng bagay na bago kaysa doon sa mga tao na ayaw nilang totoo gumawa yan ng bago. Kasi marami nga nagsasabi na kwan eh. Yun nga yung napanood ko kanina sa Instagram. Hindi naman, bata din siya. Siguro makakaedaran ko lang din na ano. Sabi niya eh, ano yun eh, tumatakbo yun palagi. Tapos kinikwento niya, alam niyo ba, pagising ko sa umaga, ayoko naman talagang bumangon eh. Oo. Ayoko kasi, it sucks. It really sucks. Gusto ko lang mahiga kasi napakasarap. Pero bumabangon pa rin ako, tumatakbo ako ng alas 4 ng umaga kahit ayoko at mahirap kasi kailangan ko ipakita sa sarili ko na kailangan ko talagang ano mag-improve. Oo, tama. Kailangan magkaroon ka ng yung tawag nila ano, you have to show up. Oo. Kasi kailangan nagsasabi sa kanya na ayaw niya bumangon. Oo, subconscious niya yun eh. Yun, subconscious yun. Yun yung nakaprogram. Oo. Yun yung nakaprogram. Pero dahil nga meron tayong conscious mind na hindi conscious mind eh. San dyan nakalagay yung paradigm? Sa subconscious mind. Oo, tama. Na kapag ang paradigm is kayang kontrolin yung katawan. Oo. Diba? Kapag alam mo yung conscious mind mo, makakapili ka. Kaya siya, nakakapili siya eh. Ayun, oo. Nakakapili siya na makabangon. Oo. Pero kung hindi niya alam kung ano yung conscious mind niya. Tsaka subconscious. Oo. Hindi niya alam na may conscious mind siya. Hindi siya aware. Oo. Ihiga niya na lang yun. Susundin niya yung emotional mind niya. Susundin niya yung katawan niya. Oo, yung emotional mind. Kasi yun ang tapos gagawa. Tapos yun naman yung gagawin ng katawan. Hmm. Galing ano? Pagka-elaborate. Oo. Ganun yung ibig sabihin ng kinikwento mo. Oo. Galing. Na kung hindi yun alam ng tao, yun lang yung narinig niya na motivation. Diba? Narinig mo yung ganong motivation. Oo. Hindi mo alam yung ganitong konsepto. Na ba't nga sinasabing nagagawa niya yung ayaw niya? Oo, paano nangyayari yun? Oo, diba? Diba? Hindi kagaya dito na alam na natin kung paano at kung, nakita natin. Kung paano yung sinasabi ng tao na yun na kahit ayaw niya, nagagawa niya. Oo, ito yun. Yung sinasabi ng ayaw niya, yun yung subconscious. Yun yung program. Paradigm. Pero dahil nga meron siyang gumaganang conscious mind, pinili niya pa rin, no? Yan yung sinasabi ni Bob Proctor na you can choose. Oo, and reject. Accept and reject. Yun. Galing. Sige, tuloy natin. It's every bit as real as if it was there in your physical world. So when you build a picture of your goal in your conscious mind and you impress it upon your subconscious accepts it as real. Now those points that I just taught you, right there, I've explained, they're the most important points in the mind you'll ever hear. But I'm going to take, and I'm going to set those down for a moment, and I'm going to now apply them. So let's take a look here. This is you today. What did we say about the conscious mind? We said the conscious mind could think. So when all this information comes at you, you can say, get out of here. I'm not going to listen to it. Social media, other people, you know, Netflix, podcasts. You can just say, get out of here. I'm not accepting any of that stuff. But you know something? A good 97% of the population don't do that. That is because they leave their mind wide open and they're not thinking. And their subconscious is wide open. What do we say about the subconscious? Ayan, no. Pinapakita niya, no? Ganyan yung itsura ng isip mo kapag ka wala kang filter. Yun. Alam mo ba, yan yung itsura ng isip ng bata. Oo, ganyan. Ng mga baby. Wala silang filter, kaya kahit ano yung pakain mo doon, kahit lason, kakainin nun. Kung sa Tagalog, walang muwang.
Tama. Walang conscious, walang muwang. Kaya tingnan mo, pagka mabilis kang magalit, mabilis kang mag-react dun sa mga nasa paligid mo. Kasi yung paligid mo, halimbawa yung social media, pinakita dyan. Oo. Meron nag-comment, ayun ba yan, ang pangit mo naman. Hindi ko magre-react ka ngayon, mas pangit ka, ganito, ganyan. Ibig sabihin nun, yung subconscious mind yung nag-react sa'yo. Oo. Yung nakaprogram sa'yo. Kasi, ginagaya mo yung, ang tawag nga, kaya nga, react. Oo. Ginagaya mo lang yung environment mo. Kaya yung ang environment mo, nakita mo bastos, bastos ka rin. Oo, totoo yan. Igagayahin mo sila, kaya tawag react. Kaya kung alam mo tong ganitong klase ng edukasyon, hindi ka magre-react. Ang mangyayari sa'yo, magre-respond. Yun. Meron pa nga isang term yung pro-act. Ewan ko kung connected dyan. Ang ano nila, respond eh. Respond ang term na ginamit nila. Ang ano bakit respond? Dyan, responsibility kasi. Yun, responsibility. Magre-respond ka na merong abilidad. Yun, tama. Na hindi mo gagayahin kung ano man yung ibinabato sa'yo ng mga tao. Responsibility. Oo. Kasi ang pag sinabi kasing magre-react ka nang merong responsible, di ba? Oo. Pag sinabi kasing response, sa website kasi pag sinabing responsive, ina-adapt niya yung, halimbawa, problema. Halimbawa, sa cellphone. Oo. May website na pag pumunta ka doon, pang cellphone yung ano, website. Oo. Pag nagpunta ka sa ano, i-re-response niya rin yung pang desktop. Pang desktop. Oo. Sa tao, ganun din. Kailangan responsive ka. Ibig sabihin, kaya mo accountable mag-adjust ka doon sa ano. Oo. Kaya mo mag-adjust. Totoo. Sa kakulangan ng mga tao. Yun. Kaya nga yung isang customer natin, di ba? Ayan, shout out. Dalawang ano yun eh. Hindi na namin babagitin yung pangalan, pero dalawang Muslim. Kasi yung isang customer, kwento lang namin, kasi napakaganda nitong pag-usapan. Lalo na dun sa ano, malalaman mo yung level of awareness ng tao. Oo. Kasi yung isang customer namin na yun, nagre-reklamo. Galit dun sa isang customer namin. Kasi yung isang customer daw namin, binigyan ng, ano yun? Ref ba yun? Yun, ng ref lagayan ng yelo. Maganda. Samantalang siya, hindi siya nabigyan. Binigyan siguro din siya, kaya lang ang pangit. Ngayon, edi inaway niya yung ano, yung nagdi-deliver ng ano. Nagdi-deliver ng yelo. Oo, inaway niya. Ang sabi niya dun sa nagdi-deliver ng yelo, ibigay daw sa kanya yung binigay dun sa kaaway niya. Oh. At sa kanya daw ibigay. Grabe. Grabe, 'di ba kung maano mo yung ganung ugali ng tao at meron kang ano kahit nga lang hindi ano, level of awareness eh, meron ka lang ethics eh. 'Di ba? Tamang pag-uugali ba? Malalaman mo na hindi naman talaga dapat ganun. Kasi unang-una kung meron kang awareness, tatanungin mo agad sarili mo eh. Mm. Bakit hindi sa akin binigay yung maganda, yung tama. Gusto ko, di ba? Oo. Yun agad ang magiging ano mo, ang tawag nun, kung talagang meron kang yun ka agad ang magiging response ng ano mo eh. Kaya lang dahil nga pangit, na hindi, dahil nga maganda dun yung binigay sa ano at akala mo, hindi, binigyan ba siya? Oo, binigyan din siya. At ang tingin mo dun sa binigay sa'yo pangit, kasi baka yung tingin mo dun sa mula sa isip mo, yun yung personality mo. Yun. Pinay-personal mo. Pinay-personal mo. Kasi, gagaya niyan, sa perspective nga lang naman eh, di ba? Makakala mo pangit, kasi yun ang tingin mo dun sa binigay sa'yo, pangit. Oo. Kaya nag-react ka ngayon ng pangit. Mm-mm. Isipin mo, awayin mo yung nagbigay sa'yo. Di ba dapat sana pasalamat tayo dahil binibigyan tayo. Yun, papasok na naman din yung pagkakaroon ng gratitude. Oo. Kaya lang, doon mo makikita ng, ma-observa mo yung program sa mga tao. Oo. Tsaka dapat may iba, ang tanong niya sa sarili niya, bakit siya binigyan ng maganda, bakit ako hindi? Baka may mali sa akin, dapat ganun sana yung ano ng tao. Oo. Ang problema ng tao, sinisisi niya kaagad kasi yung ano, panlabas eh, no? Diyan babalik yung sinasabing, tingnan mo yung resulta mo. Yun. Di ba? Kasi baka nga yung resulta mo, yung ginagawa mo dun sa nagdi-deliver sa kapwa, nagbibigay, eh hindi maganda, kaya hindi ka binigyan ng maganda. Di ba? Totoo yan. Baka hindi maganda yung pakikisama mo. Yun. Importante rin kasi yun. Sa negosyo, transactional yan eh. Mm-hmm. Kapag pangit ka makipag-transaction,
hindi rin maganda yung magiging resulta. Negosyo mo. Mm-mm, resulta. Getuloy natin. It had no ability to reject. Why?